Alright guys, welcome back sa ating channel. Ayan, so this time is magbibuild naman tayo ng solar-powered piso Wi-Fi vendor. Okay? And bago nating discover to at ating itatry kung paano paganahin ng solar-powered. Ayan, so battery yung magpapagana with solar para partner naman ng ating na-build na solar-powered access point, solar-powered na antennas, at good for brand out, or kung gusto nyong i-upgrade into solar-powered yung inyong piso Wi-Fi para makatipid sa kuryente, or sarili nyong para hindi siya mag-brand out, hindi maapektuhan yung kita. Okay, so itatry natin yung bagong idea na or bagong discovery ko na pagbibuild para matry natin kung working yung ating gagawin. Okay. And then, ang ating magagamitin na pyesa is number one, ito. Yung ating boost step-up converter. Ayan. So, ito is nabibili sa Shopee. Ayan. So, itong nito, input nito is 12 volts. And then, yung output is up to 35 volts. Ayan. So, meron siyang adjustan dito. So, kung ano yung gusto mong i-adjust na voltage, depende kung ano yung kailangan yung voltage para sa inyong mga i-build or anong pinakailangan ng inyong mga pyesa na voltage. Okay, so andito siya up to 35 volts. Ayan, so step up converter. Na sa murang halaga lang to guys. Ayan, so nabili ko sa Shopee. Nasa 200 plus lang ata to. Okay, so mga pyesa pa natin gagamitin, syempre itong battery. Ayan. So itong baterya na to is motorcycle, pang sample lang natin kung paano papaganahin, pampagana natin kung working ba yung ating magiging setup. Okay, and then syempre yung piso Wi-Fi kit natin, piso Wi-Fi kit na binila natin kay paring Richard. Ayan, so ito yung nabili ko sa kanya, mga piso Wi-Fi kit. And then yung ating piso Wi-Fi box. Ayan, so dito natin ilalagay. At ito ay anti-dust guys, anti-dust box. At iwas alikabok sa ating coin slot. Kung nakikita nyo is dalawa yung kanyang pag-openan. Ayan, so meron pa dito yung coins. Ayan. At meron siyang division dito sa taas. Okay? At sa mga tulad kong builder na walang mapagkuhanan ng box, ni-endorse ako sa inyo yung at aking kumpare na si paring Richard. Yan, shoutout sa'yo paring Richard. Lead supplier yan. Meron siyang Shopee account. And pwede nyo siyang i-message sa kanyang FB page na Vento Package. Ayan, so siya yung supplier from entire Luzon, Luzon, Visayas, in Mindanao, entire Philippines. Nagsiship siya via Shopee or via Victory Liner. Ayan, so yun yung aking may endorso na aking kumpare. Ayan, yun yung supplier ko ng piso Wi-Fi. Ay, okay. And ngayon is, magsisimula na tayong mag-build. Okay. So, ito yung ating mga kailangan sa pag-build. Siyempre, piso Wi-Fi kit, tsaka mga wire. Kasi hindi naman natin mapapagana kung walang wire. Ayan, so yung ating setup nga pala is basic build lang. Basic setup ng piso Wi-Fi. Hindi naman na tayo magpapakahirap pa para sa ibang mga setup. Doon na lang tayo sa madali, okay? So, start na natin. So, itong step up natin is lalagyan na natin ng wire. Meron siyang input dito. Ito yung V volt in. And so, dito mo ilalagay yung galing sa baterya. And then, dito naman yung volt out. Kung ano yung voltage dito is siya yung i-out dito. Ayan. So lagyan natin siya ng wire. Okay. So improvise muna tong mga wire na to.
yung ating mga gagamitin for tutorial. Disclaimer nga pala guys, hindi po ako Vatican or Aslor sa mga ganito, pero bumabase lang po ako sa mga idea na tinatry ko kung working ganun. And then kayo na bahala rin kung work on your risk. Ayan. So bahala naman kayo kung ano yung magiging setup ninyo. Okay. So ayan, nalagyan na natin siya ng wire. Ayan, nalagyan natin ng wire. And then ngayon is papaganain na natin siya. Ayan, tingnan natin kung gumagana yung ating step up. Okay. Ito is for positive. So yun yung positive. And then ito yung kanyang negative, ground. Ayan. So unahin natin isaksak tong kanyang negative. Ayan. So pasensya na kayo guys, wala akong tagahawak ngayon ng ating camera. So nailagay na natin yung kanyang negative wire. Ayan. So yung positive na lang, titingnan natin kung gagana ba yung ating step up. So ididikit natin. Okay, so nakita nyo is umiilaw. Yan, umiilaw siya. Is ang output niya is 12.4. Ayan. So umiilaw na din yung light indicator ng out. So pwede na siyang lagyan ng mga pyesa na ating pabaganahin. Okay. Ayan, so naitap na natin yung kanyang positive. Ayan. Naitap na natin and then gumagana naman na. Ngayon is pagsasama-samahin natin yung mga 12 volts. Ano ba yung mga 12 volts na pinapagana ng ating piso wifi? Ano? So, itong fan, itong LED fan, back converter, and then coin slot. Okay. Madaming paspasali. Okay, so ito muna tayo. Ang mga 12 volts, fan, back converter, and then coin slot. Alright, so pagsasama-samahin natin yung mga wire, mga positive and negative, tsaka natin itatap dito. Ayan. So may makikita kayong positive and negative naman dito. Ayan, para hindi kayo maguluhan kung saan itatap, meron siyang sulat dyan para makita ninyo. Okay, so wait lang guys at itatap natin. Ano, so ito na guys, napagsama-sama na natin yung positive and negative ng ating mga pyesa. Ayan, positive and negative, then yung back converter. Ito naman guys, ito yung step down converter naman to, kung saan from 12 volts i-convert niya into 5 volts. Ito na yung magpapagana sa ating orange pie. Ayan. So ilagay natin dyan at itap natin yung ating positive and negative wire dito sa ating volt out. Okay, so nakikita nyo 12.4. Ang gagandaan nito pala guys is meron siyang indicator. Kumbaga makikita nyo kung ilang voltahe pa yung yung ano pala nito, yung nilalabas ng ating step up converter. Okay, so itap lang natin guys. Ayan, so naitap na natin yung kanyang positive connection. Ayan yung positive connection, and then yung negative connection naman yung ating itatap. Ayan. So tingnan nyo guys, kung itatap ko yung positive negative connection, is tingnan nyo yung mga pyesa kung gagana ba. Okay, so watch. Tatap natin sa negative. Alright. So ayan. Okay, so wait lang guys at itatap natin para hindi siya mag-loose. Okay guys, so naitap na natin yung ating negative connection. Ayan. So tingnan natin naman yung ating mga 12 volts. Ating mga pyesa. Cooler, LED fan,
buck converter and then coin slot. Alright. Then, ito yung full setup from battery, step up converter, and then, ayan. So, itatap natin yung mga ibang mga pyesa. Okay? Para tingnan natin kung mag-work ba, kung gagana ba lahat. Okay. And so, na-tape na natin para hindi siya magulo. Paitinan po ng maayos yung ating mga wirings para hindi po kayo pagtutularan nyo po ninyo. Yes, ito lang po. Pinagsama-sama natin yung kanyang positive tsaka positive ng mga yan tsaka negative. Ayan, pinagsama-sama natin. Then, in-tap natin dito sa positive and negative dito. Okay, so isaksak naman natin yung kanyang ayan, orange pie. So, wala pa tong memory card. Kumbaga, ito try pa lang natin kung gagana ba lahat. Kasi kung gagana naman lahat yan is magagamit yan. Okay? Ayan. So, kung nakikita nyo pala guys is 12.3. Yung output bumaba ng 1 kasi gumagana na lahat. So, nakukonsume yung isang 0.4. Nakonsume na kaya may nagkukonsume na kaya bumaba ng isa. Ayan. So, okay, correct me if I'm wrong ha. Kasi hindi naman tayo magaling sa mga volta-voltahe. Okay. So, ito yung ating orange pie. Ayan. So, dito yan. Orange pie. And then, yung kanyang USB. Ayan. Yung power cord. Ayan. So, isasaksak natin siya dito sa buck converter. Ayan. Ayan. Diyan natin siya isasaksak at tingnan natin kung iilaw to. Okay? So, ayan. Sasaksak na natin siya dito sa buck converter. Ayan. So, tingnan nyo yung ito guys, kung iilaw, kung gagana ba. Ayan. Saksak natin into 5 volts. Buck converter. Okay. Yun. So, hindi, wala pang umiilaw dito guys kasi wala pa siyang memory card kaya hindi siya magbuboot. Okay, so ganyan siya. And then next is yung ating USB to LAN. Okay, USB to LAN. Okay, USB to LAN. Sasaksak naman natin siya. Yan, so ito yung USB to LAN. Ito naman yung nagpapagana sa ating antena. Ayan. Yung ating access point. Dito lumalabas yung kanyang internet at connection. Okay. So, isaksak natin siya dito. Sa USB. Ayan. At ipaharap natin dito. Ayan natin kung gagana. Okay. Yan guys, so naisaksak na natin siya sa USB, sa orange pie. So ito siya ngayon. Actually, hindi ito iilaw kung walang naka-tap na USB LAN. LAN cable. Ayan. So hindi ito iilaw kung walang nakasaksak na LAN cable na galing sa ating antena. Ayan. So ito yung kanyang basic setup. Ayan. Ito yung battery, power, main source ng power. Ayan, battery goes to step up converter. And then positive negative ng 12 volts. Ayan, so gumagana. Ayan, so yung 5 volts ng nating buck converter papunta sa ating orange pie. Ayan, gumagana siya. And then ito, gumagana din yan kaso hindi umiilaw dahil wala pang LAN cable. Okay. So, ganyan lang siya guys. Ayan. Okay guys. Ito na yung ating final setup. Ayan. Battery, step up converter, sa mga pyesa.
Okay, kung makikita nyo, hindi pa gumagana kasi naalis pa tong kanyang connection na positive from battery. And then, yung antenna pala natin guys is pansamantala. Ito muna ginamit ko kasi yung kinonvert kong ano, solar powered na access point nasa kabilang ano, kabilang barangay, kaya ano, kailangan ko pa tong i-set up for solar powered antenna ulit para mailagay ko dito. Okay? So yun muna yung ginawa ko. Pero ito gagawin ko rin yan guys, mga pang final setup pag i-deploy ko, nagagawin ko ng debaterya na din to. Yan. So ginamit ko muna siya as nakasaksak sa kuryente. Yan lang ang nakasaksak sa kuryente kasi di ko pa na-convert into 12 volts. Okay. So ito muna ang piso wifi yung ating isa gagawin ngayon. Okay. So ititest natin kung gagana yung ating setup, kung gagana yung ating solar powered piece wifi. Okay, so naisaksak na natin yung kanyang memory card, then yung kanyang coin slot, at saka bahala na ito yung connection ng kanyang coin slot. Ayan. Okay, so basic setup lang to, basic diagram lang tong ginawa natin kasi hindi na, para di na tayo mahirapang mag-set. Okay, so saksak lang natin yung mga LAN cable doon, tsaka dito yung internet, tsaka yung output. Alright guys, so final test na tayo. Ayan, kung makikita nyo yung setup ko. Ayan, so ganyan muna, saka ko na lang ilalagay sa box para minsanan yung ano, pag ganitong setup, at least masundan nyo yung pagkakonek-konek ng wire, okay? So ipapakita ko sa inyo yung wirings. So ayan guys, so nakapatay, nalis ko muna yung connection nya. Ayan, so ito yung connection nya. Inalis ko muna tong kanyang negative. Ayan, so hindi siya nakaandar, pero ito yung kanyang LAN cable. Kung nakikita nyo guys, walang nakakonek na ibang kuryente. Ayan, yun lang nakakonek sa kuryente, yung kanyang antenna. Ayan, access point. Yan lang nakakonek kasi di ko pa na-convert yan, yung kanyang PoE adapter. PoE adapter, okay? So try nating pagganahin, and then maghulog tayo ng piso. Ayan, nakikita nyo, di pa nakaandar yan ha. So ito yung wirings. Ayan, sa unang part naman ng video na to is pinaliwanag ko naman kung paano yung pagwawirings. Okay, so saksak natin yung negative. Ayan, hindi ko na ikakat dito para makita nyo, kung baka mamaya sabihin yung ano sinaksak ko sa kuryente. Kaya kahit one hand na lang yung gagamitin ko para makita nyo yung actual na pagsinde. Okay, so yan, saksak na natin. Yan, oh, nakasaksak na yan guys, biglang umilaw. Ayan. Nako, nako, isang kamay kasi. Ayan, tatanggal-tanggal yung kanyang connection. Ayan. Wait lang guys, at wala akong kasama, pause ko muna kasi di ko kaya ng isang kamay lang. Okay, so ayan, nalagay ka na yung kanyang connection sa negative. Okay, sundan natin yung wire. Ayan. So 12.3 pa rin kahit nakasaksak na yung lahat. Okay, ayan, coin slot is umilaw. Ayan. So try naman nating mag-connect sa ating piece wifi. Okay, tapos yung kanyang brightness. Okay, so ayan, ang pangalan ng ating piece wifi is PisoNet Test. Ayan, PisoNet Test. So connect tayo. Ayan, connect.
Hintayin lang nating mag-connect. Then yun. Connected na. Yun. So yan guys, pumunta agad sa kanyang portal, ano? Yan yung kanyang portal. So try nating ano? Try nating maghulog ng coins. Okay. So try nating maghulog ng coins, guys. Ayun. So ikukunin ko muna itong cellphone kasi di ko mahawakan na mag-isa. Okay, isa ko kasing gumagawa. Ayun. So ilagay muna natin itong cellphone dito. Ayun. So nakikita niyo itong ano, itong isang cellphone. Ayun. So Pisofy pala yung gamit nating software. Okay, so insert tayo ng coin. Ayun. Then ito yung piso. Piso. Lagay natin dito sa coin slot. Ayan. So nag-credit na. Hulog na ulit natin. Piso. Hulog. Ayan. Tapos 5 piso. Try natin 5 piso. Ayan, 5 piso. Okay, 5 piso. Alright. So 7. Ayan. So go online. Alright. So ayan, gumana yung ating idea. Ayan. So ito guys, kung gusto nyong gayahin, madali lang. Kailangan nyo lang ng ganito, step up converter. Yan, hindi naman to delikado guys, kasi kahit hawakan mo yan, as long as 12 volts lang naman to, kaya hindi siya nakakuryente. Okay, iwasan nyo lang mapagbaliktad yung ano, yung negative tsaka positive sa pag-i-input sa baterya, kasi masusunog talaga yung ano dito. Dapat kung ano yung negative, sa negative din ang baterya nyo ilalagay, at tsaka yung positive is sa positive din. Okay, so ito, kita nyo, walang ibang nakalagay na kuryente. Ayan, yung antena lang, kasi hindi pa natin nagawan ng, ano yun, converter. Okay? So, hope na may natutunan kayo guys sa ating today's video. Sa ating bagong discovery kung paano gawing solar pa powered ang ating piso wifi. Okay, so hanggang dyan lang guys yung ating video. I hope na may natutunan kayo sa ating video ngayon. Okay, so click subscribe naman para maganaan pa tayong gumawa ng other ideas para sa ating pagbablog. Okay, sa ating negosyo, sa ating piso net, tsaka sa ating network. Okay, ang gulo po ng stock room ko. Alright, so special thanks to paring Richard Vendo Package. Ayan, shout out sa iyo. Thank you sa malapit na pagkuhaan ng mga piyesa tsaka lead supplier. Okay? Ayan.